Hello everyone, Captain JC here. Today, I got a call from the office and they are upgrading me to a flight going to Cebu. This is, I believe today is the first day of Cebu being open again for passenger flights after the super typhoon Odette. We are going to the office now. Medyo nagmamadali lang ako kasi mabilisan lang. I think merong na-upgrade na flight. Ibig sabihin na mount na bagong flight. In addition sa mga normal flights going to Cebu. That's because, probably because of humanitarian reasons. That's why they mounted additional flights. I really don't know the case. But anyway, nung tinawagan nila ako, of course, willing tayo na lumipad going to Cebu para naman matulungan natin yung mga pamilya, lalo na yung mga pasahero na nag-aalala dun sa mga kababayan natin na nasa Cebu na nasalanta ng bagyo. So, ito na yung parang pinakatulong natin sa kanila. Although, trabaho natin to, pero of course, bringing them to their family safely is part of our job. So, let's go! I hope na medyo makulimlim ngayon eh. Actually, medyo umuulan. Kung napapansin niyo, medyo umuulan. So, hopefully, sa Cebu, okay yung weather. Check pa natin ulit mamaya for the weather update. Hopefully, okay naman yung weather. Although, nandyan pa din kasi nasa area pa rin natin yung bagyo eh. So, tingnan natin. Sana, makalan tayo ng maigi sa Cebu. Let's go, guys! 2 hours later. Hi, guys! Kasama ko si Ruben. Hello! If you don't know Ruben, you should watch yung ilalagay ko dito yung link nung ano nung video namin, yung pinaka first na video namin dalawa. Yun yung pinaka marami kong views na video dito sa channel natin. So na-upgrade kaming dalawa, tinawagan kaming dalawa to fly here sa Cebu. This is, I think today is the first day na merong passenger flights after the typhoon. So si Typhoon Odette ay nandun niya tong Cebu. Dinaanan niya. Marami tayong mga kawawang kasama na nandito ngayon. So, yung mga families ng mga family members na papunta dito sa Cebu, ngayon pa lang sila makakauwi. So, yun. Ano, kumusta, Ruben? Okay naman, sir. Okay naman. As you can see, the operations here, medyo... Medyo ano... Walang ilaw, walang wifi. So, usually doon, maliwanag doon eh. Pero ngayon, medyo madilim. Ayan, makikita niyo yung mga buildings doon, madilim. Talagang na-devastate sila dito ng bagyo. At saka sa ngayon, walang cellphone signal, walang internet signal. So sana makabangon kaagad yung Cebu. Hopefully mabilis na makakabangon. And we're happy. Ako, I'm happy that I got assigned today to fly. At least, I know that I'm helping those family members na makauwi dito, di ba? Yeah, idol. Oh, at least, kumbaga meron kaming, meron akong na-contribute kahit na maliit. Kahit na alam natin na trabaho namin to, pero at least, maganda sa pakiramdam sa loob namin na, alam namin na isa kami sa instrument para makabalik kaagad dito yung mga tao, yung mga passengers natin. So, ayan, kararating pa lang namin dito. Medyo mabagal ngayon kasi mano-mano lahat eh. Sobrang mano-mano lahat. Pero at least meron ng kwan doon sa Cebu Pacific din yung nandun na aeroplano. Kanina may nag-take off din ng Cebu Pacific na 3:30, no? Pag-landing natin. Etong nasa tabi namin, yun, Cebu Pacific din. So, talagang maraming lipad ngayon yung Cebu Pacific. Recovery flights. Humanitarian considerations para sa bagyong mga nasalanta ng bagyong Odette. So, ganyan talaga. Kailangan natin magtulungan sa panahon ng disaster. Wala namang ibang tutulong sa atin kung di tayo din, di ba? So, ayan. Magpiprepare muna kami dito. Although, medyo matagal siguro dito. Dahil hindi katulad dati na
pumapasok lang sa iPad namin lahat ng mga kailangan naming documents, pero ngayon kasi mano-mano ulit, so medyo matatagalan siguro kami dito. And then tingnan natin kung ano yung magiging progress. So see you later. See you later, sir. Ingat guys. Guys, nagulat kami kasi biglang nag-brown out dito sa airport. Nagulat kami, sobrang dilim sa labas. Buti na lang ngayon medyo bumalik na yung ilan-ilan sa mga ilaw, pero ano, madilim pa din, grabe. So usually kapag ganito na may mga nangyayaring disaster, dyan kami masyadong busy. Hindi lang kami, sigurado ko yung mga kasamahan natin sa Air Force na lumilipad sa C-130, sa mga helicopters, 205, 505, mga lahat ng mga air assets natin, gumagana lahat yan dahil sa ano, sa disaster relief operations. So ganun din yung mga airlines katulad namin, PAL, AirAsia, dyan din kinakarga lahat yung mga karamihan sa mga precious cargo na kailangan dito, katulad ng mga pagkain, gamot. Sigurado ako sa cargo, yan ang mga nilalagay natin. So importante talaga yung mga eroplano, yung air travel, lalo na pagdating sa mga important commodities, yung mga special dito ngayon. Alam ko ang daming naghahanap ng generators, so yan, dahil walang kuryente sa karamihan sa lugar ngayon dito. And I'm happy to know na kanina may mga dala kaming mga gamit na magagamit dito sa ano, sa Cebu. So doon sa mga nandito sa Cebu, nakikiramay kami sa inyo. Uyan, biglang umilaw, lumiwanag sa labas. Sa mga nandito sa Cebu, nakikiramay kami sa inyo kung ano man yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. Kayang-kaya natin yan. Tulong-tulong lang tayo. Kung ano man yung ano, sigurado ko yung government gumagawa naman na ng paraan yan para ano, para maibsan yung kahirapan nyo dito sa Cebu, mga sa Siargao. Dami, grabe rin yung sa Siargao. Grabe, eh, no? yung Cloud 9 na wala na eh. Hindi pa ako nakakapunta ng Siargao ngayon, wala na yung Cloud 9. Ay nako, nakakalungkot isipin, nakakalungkot makita yung mga anong ganong klaseng balita. Pero kaya natin yan, huwag kayong mawawala ng ano. Ganyan naman ang Pilipino eh. Puro resilient, matitibay ang loob, kayang-kaya yan. Diba, Idol? Yes, sir. Ha? Mabangon tayo sabay-sabay. Yun eh! Salita, bangon tayo sabay-sabay. Sa ngayon, tapos na kami mag-briefing, tapos na lahat. We are just waiting for all the passengers to be boarded to the aircraft and also all the cargo. Pero may mga marami ba tayong cargo? Marami, sir. Medyo marami. Manual sila ngayon mag-loading. Oh, manual mag-loading. Nakikita yung mga ano dito, yung mga tawag dito, mga air stairs, yung kwan. Hindi ginagamit eh, kasi baka nasira nung ano, baka hinampas-hampas ng hangin during the ano, typhoon. Kaya puro ano lang yung ginagamit dito, yung talagang hagdanan, inilalapit sa ano, inilalapit sa aeroplano. Three hours later. Hi guys, andito na kami sa Manila ni Ruben. Hello. After so many hours of waiting sa Mactan. Two hours kami sa Mactan na naghintay kasi medyo matagal yung processing dun lahat-lahat dahil syempre wala silang kuryente, wala silang internet, mahirap yung lahat ng bagay. Pero at least nagawan pa rin ng paraan ng lahat ng mga kasamahan natin. Saka safe tayo, sir. Oo, yan, importante, safe tayo. Idol, maraming salamat. Sa susunod ulit. So, nag-enjoy ka ba sa lipad natin? Yes, lagi ako nag-enjoy pag kayo kasama ko. Yan eh! Hindi ko na kailangan interviewin si Ruben kasi ano eh, madalas ko nang kalipan to at saka marami na sa vlog ko. Yan. Marami na. Nakarami na. Nakadami na kami. Saan ba tayo pumunta dati? Singapore, Jakarta. Dami. Iloilo red eye natin. Iloilo, sir eh. Iloilo red eye. O tama. Yung video natin na ano, pinakauna. So yun, guys.
Maraming maraming salamat. It's an honor for us to be able to help our kababayan sa Cebu. Mga taga Cebu diha, wala kayo dyan. Tawag dito, tiis lang, pero kaya natin yan. Babangon ulit tayo. Bangon. Diba? Yes sir, bangon Cebu. Bangon Cebu. Sige, maraming salamat. Ingat. Ingat, bye-bye. Thank you, bye-bye.